Golden Boy, Real Guide to Treasures. Sa episode na ito mga katiyats, ay ating ibigay ang partial list ng mga lugar na pinagbaunan ng Emperor Treasures. Ito ang tinatawag na Imperial Treasure Sites. Saang lugar kaya ito ipinaon? Bago natin yan tatalakayin, huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel. Just click the red button down below and the notification plus the bell para palagi kayong updated. At sa aking epic followers all over the Philippines and the world, ako'y mag-shout out kina Delphine Jr. Buaeg, Batikin Adventure, Frederico Quindo, Maris Salbia, Gwen Hanna Lumaino. Shout out din kay Angel Balbero Jr., Renato Poster, Lauro Albano, Ray Morato, Olimar Taberna, Rogelio Cortez, and also shout out kay Alberto Akak, Hyacinth Octemia, Hart Rotas, Jeffrey Edin Lumahang, and also shout out kina Ernesto Manalo, FF Warrior, Reggie Kapangpangan, Veronica Solit, Elmer Luzano, Pangu Silvester, and lastly ako'y mag shout out kina Alfredo Montes, Mark Milo Maestrado, Alan Marca, Inyali Abmuli, Richard Berdon, Nel Vlog. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. At ayon sa mga historians at biblical scholars sa ngayon, ay meron silang conspiracy theory na ang Pilipinas daw ay ang land of Ophir, kung saan noong unang panahon ay sa land of Ophir kumukuha ng napakaraming ginto si King Solomon. Halos kada 3 taon ay bumabalik siya sa lupain na yun at tinatawag na Ophir. At ayon sa mga biblical scholars, karamihan sila ay nagsuggest na ang new Ophir ay ang Pilipinas at wala ng iba. Ang iba naman ay sumasang-ayon, ang iba ay negatibo sa teorya na yon. Pero totoo man o hindi, alam natin ngayon na napakaraming ginto ang nakabaon sa Pilipinas dahil noong World War II. At ito ang tinatawag na Imperial Treasures na ibinaon sa Pilipinas. At dito sa episode na ito ng ating video ay ipapakita natin ang partial list of Imperial Treasure Sites na nandito sa Pilipinas. Una ay dyan sa Alabang, 1943-1944, merong ibinaon. Hindi nga lang sinabi kung saan. Sa Bulacan, 1943, Imperial Treasure yan. Hindi yan yung sinasabing mga nag-iisang treasure na mababaw lamang. Kapag Imperial Treasure, meron yang 3 hanggang 4 na giveaways, at kung sabihin natin na giveaways yan ay million-million na ang halaga, at isang treasure bunker or treasure vault na big deposit na tonelada ang laman na gold bars. At hindi lang yan 1 kilo na gold bars kundi 12 kilos hanggang 50 to 75 kilos ang bawat isa ng mga gold bars kapag Emperor gold bars. Okay, sa Banban Cemetery, meron dyan. 1944, binaon sa Banban Cemetery. Cementeryo, mga sepultero dyan. Kailangan nyo ng mga matang mapagmasid ng mga signs. Sa Christ the King Church, 1943, hindi lang sinabi kung saan yan at Christ the King Church. Pero 1943 na Christ the King Church yan. Sa DAD, 1945, Anonta, 1944 to 1945, may ibinaon na Emperor Treasures. Bataan, Camarinesor, meron. Corregidor Hospital, yung hospital sa Corregidor, meron dyan. Dulaw in Nueva Vizcaya, yung Tunnel 8 sa Nueva Vizcaya ay meron din dyan. Emperor Treasures sa Aritaw, Bataan. Ibig sabihin itong binalik-balik ay ibang treasure site yan. So sa Bataan ay merong 2. Sa Camp Eldridge, Los Baños, meron. Corregidor, iba na naman na lugar ito sa Corregidor. Yan ang Crooked Battery. Yan ay planta yata dyan sa Corregidor. Sa Dulao, Nueva Vizcaya, ito naman ay Tunnel 9. So Tunnel 8, Tunnel 9 sa Nueva Vizcaya, merong Emperor Treasures. Shout out dyan sa mga Kayaaro, Tiyatsi, Vizcaya, sa Nueva Vizcaya. Shout out sa inyong lahat dyan mga
karamihan ng mga imperial treasure sites na nandito ay ito'y nasa lupain at wala dito sa tubig, wala rin dito sa dagat, ito'y mga sa lupain, ibig sabihin hukayin talaga ito. At expect na lang kayo na malalim yan, ang tanging mga giveaways lamang dyan ang medyo mababaw. Okay, ito naman Gungaga. Palagay ko yan ay Gunzaga. Sa lubang, okay, lubang, alam naman natin marami dyan. Manila Cathedral. Naku, nasa simbahan sa Manila Cathedral. Pangasinan in 1944, 1945, merong ibinaon. Gumaka na naman sa Gumaka. Meron dyan. Makati, isang malaking syudad dyan. Commercial center. Pero meron dyan. Mount Makiling. Alam naman natin, kahit walang Yamashita treasure sa Mount Makiling, maraming ginto dyan. Dahil sa diwata na si Mount Makiling na nagtatago dyan ng mga ginto. Saragay. Infanta. Makati pa rin. Dalawa na sa Makati. Sa Pandi. Ragay. Ragay na naman. So, dalawa sa Ragay na Imperial Treasure Site. Ngayon ay puntahan natin itong Teresa sa Quezon. Teresa 1, meron dyan. Teresa 2, meron din. Sa San Fernando, Tunnel 8, meron dyan. Itong 3 Jars Site. Okay, yung hindi ko alam ang lugar na yan, ang 3 Jars Site. Yan yata ay isang tourist spot na mayroong tatlong higanting jars. Meron dyan. San Fernando, La Union yan, Tunnel 9. Meron din dyan. Zamboanga. Isa lang sa Mindanao yata. Zamboanga, 1944-1945. San Pablo, Laguna. Meron sa San Agustin Church. Take note, mga pari. Meron dyan sa inyong simbahan. At kung maghanap kayo ng treasure sa simbahan, nasa ano yan, yung tinutungtungan ng pari, yung bema ang tawag dyan. Karamihan dyan, nandyan sa under sa bema kung saan tumutungtong yung pari. Pero ibinaon yan at malalim. At eto pa mga katiyats, ito'y mga nakuhang treasures. Allegedly, hindi akong nagsabi nito, ito'y record lang ng mga treasure hunters noon na mga na-recovered treasures sa kapanahonan ni Presidenteng Marcos. At hindi rin ako nagsabi na si Marcos ang nakakuha niyan, pero yan ay sabi ng mga treasure hunters. At itong nasa record nila, sa Kaliraya in Kabintilumban, nakuha dyan. Muntalban Caves in Muntalban, nakuha din. Sampaloc Tanay, nakuha. Ito ang narinig ko tong Fort Bonifacio na nakuha nila sa hospital, sa Manpower and Youth Building. Muñoz in Nueva Ecija, sa Balok Bridge. Yan yata yung sinabi ko na tulay na mayroong Imperial Treasure Site. San Mateo in Rizal Province. Laguna, Baras, and Teresa in Rizal Province. Yung Teresa 1 yata ang nakuha. Ang Teresa 2 ay hindi pa yan nakuha. Rizal, Muntalban, Mascat, Sitio Mayagay. Sa Sitio Mayagay. Sa Muntalban, nakuha na yan. Fort Bonifacio. Ito, narinig ko rin to. Nakuha na to. Sina Bob Cortez. Tsaka yung Ben Balmores. Saka yung si Olof Johnson. Yan ang mga tauhan ng mga naghukay dyan sa Fort Bonifacio. Itong Bastion de San Lorenzo, Fort Bonifacio pa rin yan, nakuha din yan. Camp 4 in San Jose, Nueva Vizcaya, nakuha din. University Statue in Muñoz in Santa Fe in Nueva Vizcaya, nakuha din. Okay, at kahit dito sa amin sa Surigao ay tumagilid na yung estatwa ni Jose Rizal kasi daw nung kapanahon na ng COVID nag-lockdown, sinara ang Luneta Park, ang Rizal Park, at meron daw operation doon sa loob ng park. Yung mga malalaking
Acacia tree doon, merong nabuwal. O si Rizal statue. Kasi karamihan ay ibabaon yan sa mga monument. Kaya tumagilid si Jose Rizal. Ngayon ay kanilang ibinalik muli. Okay, yan na. Yan talaga ang mangyayari kapag mag-treasure hunt. Ito naman ang when we talk about sa Marcos regime, sabi ng isang Australian adventurer at rider na napakarami daw talaga ng gold ni Marcos na hindi na kayang dalhin pa doon sa ibang bangko sa labas ng bansa, at ito'y ibinaon niya muli, reburied treasure yan sa taga-Binget. Mabuhay kayong lahat dyan, merong gold mine dyan na old gold mine outside Baguio City in Binget, sa Binget province. Pag alam niyo ang old mine na yan, sinara na yan at yan nilagay ang surplus or yung sobrang mga gold bars na hindi na nadala doon sa labas ng bansa. Yun ay reburied, at ayon sa aking balita, talagang nasara daw yung ano na yun, kasi nung maglindol ng malakas sa Baguio City ay naapektuhan ang mga bundok diyan at nag-collapse daw yung tunnel, at mahirap na rin i-retrieve ang mga reburied treasures na yun. At ang susi lang doon kung saan niya nakabaon ay yung ulo or statue ni Presidenteng Marcos na napakalagi dyan sa Aguo. Ang mga mata daw niyan ang nakatingin doon sa site kung saan naroon yung old mine sa Binggit. Kaya yun ang clue. Ang problema, sira na yung mga mata. Sinira yung ulo kasi sinadyang sinira yun. Kasi nandun kasi sa mata ang parang telescope, yung peephole, at kung titingin ka sa dalawang mata, makikita mo ang dalawang treasure burial site na reburied treasures ng dating Presidente Marcos. Yan ay conspiracy theory. Hindi ako ang nagsabi niyan, inulit ko na lang. At yung pagsabog daw ng bust ng Presidente Marcos dyan ay huli na yan. Meron daw na una na pumunta dyan na nakasakay sa white van. Yun daw ang kumuha ng maliit na deposito dyan sa inside that bust, concrete bust. At ang malaking reburied treasures na buried securely ay nandyan sa Binggit, sa old mine. Yan ang sinabi ko kanina. At ito na idea ni Presidenteng Marcos ay nakuha niya sa statue of, ito ay yung famous na apat na bust carved from itong rock mountains ng Mount Rushmore sa South Dakota. At unang mukha dyan ay si George Washington, pangalawa itong si Thomas Jefferson, pangatlo dyan si Theodore Roosevelt, at ang pang-apat dyan ang pinaka-famous, si Abraham Lincoln. Hanggang dito lang ako, mga katiyats. I'll see you in my next video, and may the fortune be with you all. Ingat kayo palagi. Ciao for now.